Hello guys, welcome back to Kaiten's home. And today, yan, nasarap natin si Spice and we think na manganganak na siya since nagko-contract na yung chan niya and sumisigaw na siya ng malakas kanina. So, nilagay namin siya sa loob ng box since ayaw niya dun sa nursing box niya. So, iintay na lang namin na manganak siya dito. Mamaya-maya, lalagyan namin ng training pads. And then, pagka nanganak, pagkatapos na lahat, ililipat namin siya sa nursing box. So, yun. Ngayon, abang-abang lang muna tayo. Balikan namin kayo, guys. Okay, guys. So, since nakita nyo naman sa video, medyo nagko-contract na si Spice. And then medyo parang nahihirapan na siya. So ngayon, bago mangyari yon, i-sterilize muna natin yung mga gamit na posibleng gagamitin natin mamaya. And then ito is hot water. So sterilize lang natin sila. And then hayaan lang natin silang ganyan. And then mamaya if gagamitin na at saka natin sila kukuhain. So balik na tayo kay Spice, guys. Let's go. So ayun guys, so nakikita nyo ngayon naglilinis si Spice. So normal yan sa mga buntis or malapit na mga anak. Lagi silang nag over clean sa sarili nila. So isa rin yan sa mga signs na malapit na silang ilabas yung anak nila. Hindi yan, nakikita nyo nagko-contract yung chan niya. And pag ganyan, normally bantayan nyo na yung cats ninyo kasi sigurado malapit na lumabas yung kittens nila. And ayan, ngayon si Spice sumabog na yung tubigan niya, nakikita nyo naman. So isang sign niya na talagang sobrang lapit ng lumabas yung mga kittens niya. And kung napapansin nyo, si Spice ay, may kita nyo, ayun yung dila nyo, na para siyang hinihingal. So, isa rin yan sa mga dapat nyong tignan na signs, pati yung pagkamaingay na sila. Normally, nauuna yung pag-iingay and then yan, hihingalin, tapos magko-contract yung chan. So, yun guys, yung mga dapat nyong tignan. So ayan, ngayon nagko-contract ulit yung chan niya. And so ngayon guys, pag ganyan, wala tayong magagawa kundi maghintay. And mas maganda pag naranasan ninyo is bantayan niyo lang yung cats ninyo kasi mas ano sila, mas gusto nila yung ganun, mas secured sila na nakikita kayong nandiyan diyan. And pwede niyo rin silang himasin and tawag-tawagin niyo yung name nila para mas maging komportable sila sa panganganak nila. Ayan, nagko-contract ulit. And ayan, hinihingal na uli si Spice. Hingal na ulit siya. Ayan, naglilinis. Okay, lumipat si Spice guys ng from sa box. Good thing lumipat siya dito sa nursing box niya. And yun, so kanina tinry namin ilagay yung training pads kaso mukhang ayaw niya. Depende talaga sa pusa eh. So pinalitan lang namin ng towel. So ayan, ngayon medyo pagod pa rin siya. Yan guys, yan pag ganyan umiirin na siya ng sobra, medyo ino. And nakapapikit pa siya. Yan, medyo tinutulak na niya sigurado. Parang may buntot. Meron na ata. Ayun, hinihingal pa rin siya. Spice.
And tinutulak na uli niya ng nagko-contract mo eh. Ayun. Pag ganyan, pwede nyo siyang i-massage yung tiyan niya para makatulong. And then, bantayan nyo. Normally, sisigaw sila ng malakas. And then, yun, lalabas na yung kitten. So, bantayan nyo lang yun. Ayan, imasin natin yung tiyan niya para makarelax or makatulong sa pag-push nung kittens at hindi sila mahirapan gaano. Hinihingal pa rin si Spice. Sobra. Ayun o. Pinupush na niya. Ayun. Nakita niya yung chan niya guys. Ayun. Tinutulak na niya na sobra yan. Mukhang pati kayo napapairi ah. Yan, tinutulak na niya. Ayan na, malabas na niya. Medyo mas ibang expression niya mula kesa kanina eh. Maparang tinutulak na niya na sobra eh. Ayun guys, ayan, narinig. Ayan, baka mayroon na. Narinig niyo yung malakas niyang sigaw. Mali. Ayan, sumigaw na ulit. Ayan, baka mayroon. Ayan, pag ganyan sumisigaw sila ng malakas, madlas lumabas na yun. Tingnan natin. Yun! Ayan guys, kita nyo? Ayan o. Kulay, ginger. So ayan guys, pag ganyan, pag labas nung kitten, normally basa yan. And then, abangan nyo lang. Pag yung mamakat nyo, second time na or ilang beses lang nanganak, alam na nila yung gagawin dyan. Yan, didilaan, and sisirain yung balot, and then puputulin yung cord. And minsan, pagka yung mga bagong mamakat pa lang, hindi nila alam yung gagawin, so kailangan nyo silang i-assist. And kung pwede nyong gawin is punasan nyo yung kitten and antanggalin nyo yung balot para makahinga siya. Kasi pwede nilang ikamatay yun. Yan, punasan natin. No? Kasi medyo basahin. Kailangan nila na matuyo agad. Kasi malamig. Kahit naman nakadikit sila sa mamakat nila. May body heat naman yun. Pero at least makatulong na mabilis mabasa. Ayan, tinutuyo na nyo. Ayan, tulungan lang natin siya natuyuin. And then mamaya, after niyang maputol, hindi pa kasi niya putol yung cord eh. After niya maputol yung cord, then kukuhain natin para matuyo yung kitten. Make sure na may gamit kayong gloves or tissue pag kukuhain nyo. Ay, gumagalaw na siya. Ayan, medyo. Ay, mukhang pinuputol na. Mukhang pinuputol na ni Spice yung cord. Tignan natin. Ayan, hindi pa rin niya napuputol. Ayun guys, yung kinakagat niya, yun yung cord. Ayan, nakadoktong dun sa kanya, sa placenta. Ayan, kita nyo ba guys? Ayan, yung dalawang, ayun o, nasakitin. Siguro kailangan natin, pwede nyong i-scissor yan, para hindi ma-injured yung kitten. If hindi niya talaga kayang putulin, so i-scissors na natin guys, para mapadali
yung ginagawa ni Spice. Well, medyo nakakapagod din yun. And kailangan din niya kainin yung pinag-unahan. Ayan. Tuloy na natin, guys. Ingat lang tayo, ingat lang. Yun, putol. So ayun guys, kita nyo, naputol o. So yan, ilalabas niya pa yan, yung pinag-unahan. And then, kakainin niya yan. Kasi madaming vitamins yun. Madaming vitamins yung mamakat na nakukuha dun. And make sure na ilalabas niya yan. Kasi pag hindi, nakakalason yan. And kuhain natin yung kitten, patuyuin natin kung nasa natin yung body. Yun o, lakas siya. And medyo basa pa, so tuyuin agad natin. And then ayan guys, o yun yung pinag-unahan. Ayan, kakainin nila yan. Ayan, healthy sa kanila yan. Madami silang nakuhang nutrients and vitamins dyan. Again, make sure na nilabas nila yan. Bawat isang kitten, isang ganyan. If hindi nila nilabas yan, delikado, toxic sa kanila at nakakalason. So, kailangan nyo sila agad dalhin sa vet para mailabas yan. Ayan, panasan natin yung kitten para matuyo. Para mamaya pagbalik natin dun sa kay Spice is makadede siya. So yun o, hinihingal uli si Spice. Yan. And also mga katoto, habang nanganganak yung mama cat ninyo, dapat lagi kayo may naka-ready na water and dry food, wet food, and then treats. So every time kasi na mapapagod siya, magbe-break yun, and possible na kakain siya or iinom. Okay guys, ngayon bigyan natin si Spice ng treats, ng show. So yung pinakita ko kanina, yung mga nakahandang water and food. And normal kasi after yung mga anak, magre-ready na uli yan para sa susunod. So mas maganda kung kayo na lang maglapit sa kanya, kasi since pagod na pagod siya, katulad ng water, iinom siya and pati ng food. So ilapit nyo na lang sa kanya. Minsan kasi wala na siyang time para lapitan or lumabas dun sa nursing box or dun sa kinalalagyan niya. Hinihingal na uli siya. And yung stomach niya, napansin niyo medyo yung paghinga niya iba na ulit. Yun. Ayan, baka meron na ulit. Ayan, alisin natin yung isang pag ganyan guys, inaalis namin yung kitten since hindi pa naman niya maasikaso yan. Kinukuha namin yung kitten para hindi makagulo or makasagabal sa kanya. So, ayun. Ayun, black. So, bigyan ulit natin ng treats. Ayun, nakikita nyo guys yung paa niya. Ayun, parang siyang black or hindi ko pa gaano makita. Pero siya yung pangalawa na lumabas. And ayun, gumagalaw na siya. Ayun, may ayun, gumagalaw siya. And mukhang nakadikit pa yung cord sa kanya. Hindi pa natatanggal ni Spice. So yan, didilaan niya ulit yan para matuyo. Ayan, panasan natin.
And mamaya-maya kunin natin para matuyo siya. Kasi mukhang paramdam namin meron pang isa si Spice, kasi yung chan niya medyo may nakumbok pa eh. Ayan, tuyuin natin sila. And again guys, ayun, kinakain niya uli yung placenta. Again, 1 kitten and then isa ring ganyan. So make sure na lumalabas yan. Yung ibang mamakat kinakain yan, yung and yung iba hindi. Pero mas maganda kung kainin nila, kasi again, madaming nutrients and vitamins ang nandyan. Okay, ito yung mga kitten, no? So, isang ginger and isang black, I think. Or, parang may iba pa siyang kulay, hindi pa gaano maninag. Okay, so yun, binalik na namin kay Spice. Ayan, para makadede sila ng... Kailangan kasi pag-anak nila makadede agad sila ng maayos para... Para... dire-diretso yung paglakas nila. Make sure nyo rin yun guys, na makadede sila. And kaya din namin nililinis yung belly part ng mamakat, kung may kita nyo sa previous videos. And then, ito yung pangatlo. Hindi ko na siya nakuhaan kanina. And tuxedo siya. And tinuyo na rin namin, and yun, ang cute oh. So eh, palakas din siya, and natanggal na rin yung cord, yun oh. Ayan, nagkaharutan na sila and medyo tuyo na sila. So after nyan, papalitan namin yung towel. Ayun, nakita nyo yung towel na basa. Kailangan yung palitan yan kasi mag-accumulate ng bacteria yan. Maya-maya lang papalitan namin ng training pads or towel din. Depende sa gusto ni Spice. So, yun. Para healthy yung kittens and healthy rin si Spice. Ayan, naglalaro na sila. Hinginig-ginig pa. Oh yun, eto guys. So yun, pinapadede namin sila. And i-pet nyo rin yung cats ninyo para makatulong at makalis ng stress sa kanila. So yun, kanina tinatry ko na itutok sila dun sa nipples para matuto silang dumede. And ayan, yung iba dumede din naman. Silang tatlo nakakadede na. So make sure nyo yan guys. And then, yung stomach part ng mama cat, kailangan nyo rin linisin yan every time. Pero dapat, cotton lang and warm water. Walang ibang scent. Dahil may hirapan yung mga kittens na matrace ulit yung mga nipples. Kasi since hindi pa sila nakakita, dun lang sila nagre-rely. So make sure nyo na walang ibang scent. So yan. And ipet nyo lang yung mama cat para mawala yung stress niya and maging relax na siya. Ayan o, nakakadede na siya. And it's a good sign pag ganyan. So yun, and huwag nyo na rin ilipat-lipat yung mama cat and gawin nyo kung saan siya komportable, kung saan siya nanganak or saan yung pinaka favorite niya, i-stay nyo na lang siya dun sa side na yun or sa place na yun, kasi baka mas stress pa siya pag nilipat-lipat niyo pa. Ayun, yung iba nakatulog, no?
So ayun, napalitan ko na rin namin yung towel. Towel na lang kasi ayaw talaga nila nung ayaw ni Spice ng training pads. Ngayon, nanginginig-nginig pa sila. After nilang dumede, yan, matutulog yan. And then magpapalakas. So yan, hindi na rin namin sila ililipat. Diyan na lang sila sa nursing box kasi doon mas komportable si Spice. So para hindi siya ma-stress and para hindi niya ilipat-lipat yung mga kittens niya. Hayaan na lang namin siya doon, pati yung scent na iwanan niyo rin yung scent or yung mga iba niyong ginamit para doon sila magstay. Para hindi nila ilipat-lipat. So ayan. Happy na sila. So yun, no. Welcome back. So after almost 6 hours tapos ng mga nakdispice and we think na wala nang laman yung chan niya kasi kinapa namin kanina and kumain na rin siya and hindi na nagko-contract yung chan niya. So yun, nagkaroon siya ng tatlong kittens. Ayun o, yung isa ginger, yung isa tuxedo, and then yung isa parang tortoise. So if we feature namin yan sa mga videos namin na susunod kung paano sila paalagaan and yung week by week progress nila. Again, thank you for watching. Please don't forget to hit that subscribe button. Babush!